Hello guys. Yeah. Kita nyo naman. Unang araw po ngayon ng daylight saving time. At kita nyo naman, tirik na tirik ang araw guys. Kaya naka-shades ako. 6:07 na po ng gabi. At dahil po sa daylight saving time, ayan, tirik na tirik ang araw. Ang galing. Yan, ang lubog po ng araw nito, mga alas 8 pa ng gabi. Yan. Labas po na tayo rin sa kalsada. No? Yan po yung epekto pag may daylight saving time. Lalo na pa nag-i-spring forward yung orasan. Kasi nga nagpo-forward ng isang oras. Kaya po, ito. Alas 6 na ng gabi, maaraw pa. So medyo nakakapanibago siya, lalo na pagbago ka dito sa Amerika kasi yung mga orasan nyo, diba, i-adjust nyo. Sa cellphone, walang problema kasi syempre automatic naman nag-aano yung gawa ng main internet. So mag-update mag-isa yan. Pero syempre, yung may mga relos kayo, i-adjust nyo yung mga relos nyo para ma-update. Diba? Kung mga relos nyo, mga analog na relo. Katulad ko, di naman ako nagamit ng smartwatch. Ang relos ko karaniwan, analog. So, ina-adjust ko pa yan pag may ganyang mga daylight saving time. No, kamusta naman kayo guys? Okay naman ba kayo dyan? So, sa mga di nga pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Papa Jan. Yes. Ako po isang full-time house husband dito sa bansang Amerika. Ilinawin ko po, hindi po ako tamad. Kailangan ko lang pong alagaan ang anak ko dahil po maliit pa po siya. Kaya po si Mrs. po na nagtatrabaho. Ayaw ko po magpaalaga sa daycare. Sa daycare. Yan. Dahil bukod sa mahal ay wala po akong tiwala sa mga daycare center. Yun po yung aking personal preference. Desisyon ko po yun. Alagaan ng anak ko. Yes. For the meantime. Yeah, potholes. So kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Yan, para updated ka sa mga bagong uploads dito sa channel ko. Yan, subscribe na kayo guys. Meron na akong 43 subscribers. Diba, sang ka pa. Ito ka lang. Diba, baka ka 100 din tayo. Oo. Kwentuhan tayo ng tungkol sa mga experience namin dito sa Amerika. Yung mga naranasan namin dito. Mga iba't ibang bagay. Pwede naming may share sa inyo. Lalo sa mga nagbabalak pumunta rito. Wow, ganda ng motor ni Kuya. So guys, ano ba? Share ko sa inyo kung
Magkano ba yung kailangan bit-bit yung pera papunta rito sa amin? Kaya magmamigrate kayo. Magkano ba yung pocket money na kailangan bit-bit nyo dito sa Amerika, no? Para makapagsimula. Based experience namin, ha? Sa experience namin ng asawa ko. Kasi ano, nagpunta kami rito, nag-migrate kami rito last year, 2023. Ang bit-bit namin ni Mrs. na pera ay nasa, siguro mga nasa $10,000 din. Oh, $10,000 din. Yan, para may panggastos kami, syempre, panimula, kasi di naman agad may pasok agad si Mrs. sa trabaho. So, yun yung pocket money na dala namin. Labas na siyempre dun yung airfare, yung ano, yung pocket money lang talaga namin na dala dito. So, 10,000 yun. Sa 10,000 na yun, ang natatandaan ko, kasama rin dun yung pang down payment namin sa sasakyan. Yes. Tsaka yung paunang ano namin, syempre, hulog sa bahay, yung down payment sa bahay, tsaka pang cover ng at least 1 month na expenses namin, grocery. Yun. So, 10,000 yung dala namin ni Mrs. No? Which is, dito sa napunta namin, masasabi ko, sakto siya, sapat siya. No, sapat naman siya. Hindi naman siya kinulang. Actually, kasi kami wala kaming dalang credit card nung pumunta kami dito ni Mrs. Nag-apply kami ng credit card sa Pilipinas sa video, kaya lang hindi naman kami binigyan. So wala kaming credit card. Hindi naman namin alam na ano na talagang, I mean, napaka-importante ng credit card dito. So ayun. Mas kwento ko sa inyo, may experience kami nung bagong dating kami rito kasi ang entry namin is Los Angeles. So, from Los Angeles, babiyahe kami ng Pamempi, ng papunta rito sa Memphis. Ang nangyari, dumating kami ng Los Angeles ng gabi, so nagstay muna kami ng one night sa Los Angeles sa hotel doon. Tapos the following day, biyahe kami papuntang Memphis. So from LA, ang stopover namin is sa Salt Lake City, sa Utah. Nung time na yon, hindi naman namin alam na mayroong ice storm dito sa Memphis. Nung time na dumating kami. So, na-delay yung flight. So, nung una, di okay lang, ganun-ganun. Naghanap kami ng matutuloyan for the night. Ang nangyari, wala kami dalang credit card, di ba? So, dito pala, kailangan mo siya ng, ano, ng deposit. Parang, ano, security deposit. Tapos yung security deposit na yun, credit card lang yung pwede mong gamitin or debit card dito. So, hindi kami nakapag, ano, nakapag-check-in. Bumalik kami sa airport, guys, ng Salt Lake City. Buti na lang, si Mrs. nung gabi, nakausap niya yung, ano, yung helpdesk ng airline na nabook namin. Buti na lang, nabigyan kami ng free na hotel stay for the night. Kasi ako na nagtanong ko nung maaga pa, wala nga daw. So buti na lang si Mrs. Talagang mabuti rin ng Diyos eh. Nabigyan kami ng hotel stay for the night. May natuluyan kami, hindi kami sa airport natulog. Imagine nyo, baby kandala, tapos airport ka matutulog. Upo-upo ka doon, magstay ka ng gabi. Diba? Tapos the following day, buti umigiigi yung panahon. Nakabiyahin na kami papunta dito sa Memphis. Pagdating namin dito, talagang nag-yelo pa tong Memphis nung dumating kami.
As in, yung mga puno rito, kala mo mga babasaging figurine eh. Grabe. Kaya lesson learned sa akin yun. Kasi syempre sa Pilipinas, siyempre tayo sanay sa credit card. Hindi natin, ano yung, alam mo, hindi talaga siya kinoconsider natin na primary source of, ano, yung pagbabayad. Diba? Dito sa US, yung credit card, parte na yun ng buhay ng mga tao dito. O, kasi ang ekonomiya ng USA, umiikot sa utang. Tsaka dito kasi may tinatawag silang credit score. Pero sa ibang panahon natin, di-discuss yung tungkol sa credit score. Diba? So, yun, break tayo dun sa topic natin kung magkano dapat yung bit-bit nyo. Ngayon, kung may 10,000 kayo na pwedeng bit-bitin, hindi mas maganda. Pero kung wala, okay lang din naman. Pero mas okay kung meron kayong sigurong credit card na bit-bit para at least kung may mga kailangan kayong bilhin, may mabibili kayo, may panggagamit kayo. Diba? Or kung solo lang naman kayo, I think sobra-sobra na yun kung may 10,000 kayo. Kasi kami, family of 3 kami. So kung isa lang kayo, wala lang, siguro problema, kahit di 10,000 yung dala nyo. O kung mayroon naman kayo mag-anak na, ano, na nandito sa Amerika, na nandun din sa lugar na pupuntahan nyo, di mas maganda. Pero para sa akin yung 10,000 sobra-sobra na yun. I mean, sapat yun para i-cover yung panimula nyo. Basta wag lang agad kayo mag-aagad ng ingrande na ano ha, yung tama lang muna. Pero maniwala kayo sa hindi guys, yung TV namin sa bahay, binili namin yun, nasa $100 megit lang yun. Hindi 4K yun. Diba karamihan ng mga flat screen TV ngayon, 4K? Kami hindi, 1080 yun. 1080p pa rin yun. HD na 1080p. Okay naman. Hindi naman siya naging issue sa akin. Wala naman problema. Ayun lang guys, ano lang, baby steps lang muna. Huwag nyo rin bibiglayin yung sarili nyo sa pagbili. Kung ano lang yung kailangan. Mga gamit sa bahay. Yung essentials lang muna. Tapos later on, pag naka ano na recover, konti-unti. Actually kami sa bahay guys, hindi kami bumibili masyado ng mga ano, yung mga furniture. Ang sofa namin sa bahay, isang piraso. Kasi ang katwiran ko, kaya di rin kami, kahit si Mrs. yun ang katwiran niya. Ayokong bumili ng mga yung mga furniture sa bahay kasi unang-una nangungupahan pa lang naman tayo. Or kami. So, kung dumating yung time na lilipat kami, di napakarami namin kailangan bit-bitin. Diba? So kami, ang plano namin ni Mrs. kung sakaling ano, pag dumating na yung time na makakaya na namin bumili ng sarili naming bahay, tsaka kami bibili ng mga furniture, like mga sofa na full-size na sofa, mga ganon. At least by that time siguro, may sapat na ipon na rin kami para ipang cover dun sa mga ganong bagay. Pero sa ngayon, kaya naman namin. Tato lang naman kami. Maluwag pa nga sa amin yung isang sofa. Hindi pa nga sofa tawag dito dun, yung futon. Futon ang tawag nila dito, no? Hindi siya full-size na sofa, guys. Pag humiga ka dun, parang 1/4 ng katawan mo nakaluna. Makakaya ka ng buho pero patagilid. Pero okay lang naman. Diba? At least, alam niyo yun. Hindi, ano, hindi mabibigla yung bulsa nyo. Huwag niyong biglayin yung bulsa nyo, guys, ha? Pagdating nyo rito, huwag niyong biglayin yung bulsa nyo sa pagbili. Ikang maaari kung kaya nyo, ilistan nyo yung kailangan nyo muna. Kung yan, ang gamit sa kusina, sa pagluluto, rice cooker. Alam naman tayo, kanin is life, so rice cooker. Plato, baso, ano yun, chilyo, para makapaghiwa kayo, sangkana, mga kaserola.
Oh, sa Walmart napakarami niya pa nakapunta kayo rito. Sa Walmart, ano yan, meron, may, ano, house brand yung Walmart doon ang pangalan, ano, Mainstays. Yun yung hanapin nyo doon, yun yung mga murang brand doon. Kaya na yun. Hindi siya kasing mahal nung iba. Pero kaya niyang, ano, cover yung task. Diba? Pero, kung meron naman kayong budget na sobra-sobra at marami kayong bala sa pagpunta nyo rito sa Amerika, meron kayong bala para pambili ng mga talagang gusto nyong bilhin, then why not? It's up to you. The world is your oyster. Ika nga. Kung kaya nyo naman, bakit hindi? Pero kung you're on a budget, pagdating mo dito, budget ka muna. Essentials lang muna, wala naman problema eh. Diba? Para lang makapag-start kayo ng buhay nyo rito sa Amerika. Kasi syempre guys, ang ano nyo rito, pagdating nyo rito, yung first days nyo rito sa Amerika, ang gagawin nyo nyan, lalo na kung ano, nurse kayo, ang yung gagawin nyan, SSA, wala nyo ng social security number, kaya apply nyo yan. Tapos, syempre, hanap ng apartment, mga ganun. Siyempre, habang naghahanap kayo ng apartment, kung ano, nandun pa kayo sa accommodation na pre-provide ng company na nag-hire sa inyo, pwede na kayong bumili nun paunti-unti. Like yung ginawa namin, nung dumating kami rito, bumili na kami ng kama. Nasa karton lang yung kama, kasi yung kama naman dito, ano eh, nasa box pag binili mo. So, walang problema. Pagdating namin doon sa apartment na ano namin, na tinitirahan namin ngayon, may kama na kami. Siyempre, importante rin yung may tutulugan ka, no? Pagdating mo sa apartment. Alam naman sa lapag ka matulog, alamig-lamig na sahig. Baka di ka pa nagkakatrabaho, di ka pa nagtatrabaho, may pulmonya ka na. Diba? So, yun lang. Mga importante muna. Yung iba, pwede namang to follow yan. Wala namang problema dyan. Hindi naman issue yan. Basta yung kailangan nyo na immediate na kailangan nyo, yun muna ang unahin nyo sa budget nyo para hindi rin kayo mahirap. May mga kilala nga ako dito sa Amerika. Hanggang ngayon ha, hindi sila nagti-TV. Oh, wala silang TV. Ay, wala siyang TV. I mean, kasi single naman siya. Wala siyang TV. Sabi niya, hindi naman ako TTV. So, ba't ako bibili? May point. Kaya naman ng cellphone. Oo nga naman. Wala rin akong sofa. Oo. So, may point. Siya lang naman daw kasi mag-isa. O, para saan pa yung sofa? May point. Alam mo yun, minsan kailangan nyo rin, ano eh, kausapin yung sarili nyo pag may mga kabibiling kayong bagay. Totoo yun. Kailangan nyo rin, ano, minsan okay lang kausapin nyo yung sarili nyo pag may mga gusto kayong gawin sa buhay nyo, may mga gusto kayong bilhin. Pero huwag nyo nang paparinig sa iba. Kasi baka isipin nila, may something ka na eh. Kausapin mo yung sarili mo, pero huwag mong ilalakas. Malapit na ulit tayo sa bahay, guys. Pag ganun-ganun lang, no?
Okay. Nakabilis na maglakad. Mamaya ng FaceTime sa girlfriend. Yeah. Thank you. Stoplight na naman. Alam nyo guys, yung pagba-vlog, bago lang din sa akin to eh. Actually, di pa rin ako sanay na sanay sa pag-ginto. Yung mga gintong bagay kasi, pwede mo rin siyang gawing avenue para, alam mo yun, malabas mo yung mga thoughts mo. Diba? Tsaka kung makakatulong naman yung mga naiisip mo sa kapwa mo, bakit hindi? Diba, ba't di mo i-share? Share what you know. Diba, malay mo, may taong naghahanap sa YouTube ng mga alam mong bagay, eh di share mo. Para masaya. Lahat tayo, alam natin. So yun lang guys, maraming salamat ulit sa panonood ng video na to. Kung bago ka sa channel ko, huwag kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. At click mo na rin yung notification bell para laging updated sa mga bago kong videos. No, salamat ulit. Hanggang sa susunod. Paalam!